Greetings mga kaibigan, welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon pag-usapan natin ang limang pangalan ng Panginoon. Actually marami pang mga pangalan ng Panginoon pero lima lang ating pag-uusapan ngayon. So paunang salita lang, hindi po talaga ito yung literal na pangalan. Ito po ang mga titulo ng Panginoon pero pwede nyo itong gamitin sa pagdarasal sa iba't ibang uri ng pangangailangan. So i-discuss natin ang bawat pangalan at bawat galing nito or bawat purpose nito or kung saan ninyo ito magagamit sa tuwing nangangailangan nyo ng tulong ng Diyos. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako kung bago ako YouTube channel, please subscribe po, please pakilike ng video and then pakishare rin ng video and please click the notification bell. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. So meron ko kodigo dito, basahin natin. Ang unang pangalan ng Diyos na ibabahagi ko sa inyo ay ang Yahweh. Ang Bible reference po ng Yahweh ay nasa Exodus 3:14. So kayo na lang maghanap niya kung gusto niyo tignan ang kanyang reference sa Bible. Ang Yahweh po ay nagmula sa Tetragrammaton. Ang Tetragrammaton po is yun po yung words or letters na walang definite meaning. So yan po. So para mabasa is linagyan nila ng mga vowels. So A at saka E. Kung ang mga Hebrew naman ang nagbabasa, pag nakakita sila ng ganyan, bilang paggalang sa Diyos is tinatawag nilang Adonai. Na ang ibig sabihin sa English ay Lord. So now, alam nyo na, ang ibig sabihin ng Adonai is Lord po in English. Kung gusto nyong malaman na yun talaga yung meaning, basahin nyo ang libro na The 12 Planet ni Zechariah Sitchin. So malalaman nyo doon ang mga pangalan ng Diyos at mga meanings nito. So okay yun na libro, recommended yun para gusto nyong malaman kung ano talaga ang history ng church at iba pang mga beliefs. And the other hand po is yung Yud-Heh-Vau-Heh po is nagmula din yan sa Yahweh. So dinagdagan lang yan ng mga vowels para magkaroon ng syllables or magkaroon siya ng pronunciation. So gawa lang yan ng tao yan, hindi talaga yan yung pangalan ng Diyos kahit saan kayo maghanap dyan sa Biblia. Yan yung ginawang defense mechanism ng iba na sikretong pangalan daw ng Diyos. Ewan ko sa inyo. So, ginawa lang yan ng tao, didagdagan lang yan ng mga vowels para mabasa siya ng Yud-Heh-Vau-Heh. Basta, i-google nyo. Nasa Google yan. Tingnan nyo. Pati na yung Jehovah. Tingnan nyo sa Google yung history ng word na yan, Jehovah. Same lang din sa Yud-Heh-Vau-Heh. Dinagdagan lang yan ng mga vowels para mabasa. Pero nagmula talaga yan sa Tetragrammaton na YHWH. So yun na yung unang pangalan ng Diyos, yung Yahweh. Ang Yahweh ay pwede rin nating gawing reference as God the Father. So God the Father, Yahweh, ganun po kung magdadasal kayo. So ang next na pangalan ng Diyos Ama na pag-usapan natin ay ang Elohim. Ang Elohim po, ang meaning po niyan is which means God Almighty. So pina-shorten lang yan ng El Elyon or El Shaddai. So parang short version lang siya ng El. Tapos ang other term is Elohim. So ang Bible reference niyan ay nasa Genesis 1:1. At yung 12 Planet na libro, basahin nyo, malalaman nyo kung anong mas deeper meaning ng Elohim. So which means God Almighty. So kung feeling nyo may mga masasamang espiritu na gumagambala sa inyo, so sambitin nyo lang ang Diyos sa pangalan or titulo niya bilang Elohim. Another term po ng Elohim is Lofty Ones. So i-google nyo lang or basahin yung libro na The 12 Planet. Ang next po na pangalan ng Panginoon na sasambitin natin is yung Yahweh Yireh. Minsan po is ganyan po yung spelling pero yung pronunciation niya is Yireh po. So yan po yun. Ang Bible reference niyan is Genesis 22:14. So ito yung pangalan ng Diyos na sasambitin natin kung tayo ay hingi ng grasya. So kung tayo ay tatawag sa Panginoon, hihingi tayo ng grasya or blessings in the form of money or kung ano man. So yan lang po sasambitin natin. Magdasal ang Ama namin, tapos sabihin yung kailingan, tapos Diyos Ama, Yahweh Yireh, tulungan niyo po ako, and then sa ngalan ni Jesucristo, Amen. So ganyan po. Pwede po, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Yeshua, Ninyimi. So, kayo nang bahala kung saan kayo prefer, saan kayo hiyang na
pagdarasal. At the next po is ang Yahweh Rapha. Ang Yahweh Rapha is ang Bible reference niya is nasa Exodus 15:26. So, ito pong mga binabasa ko dito, mga Bible reference niya, ang mga names po na ito is nakuha ko sa isang website na ilalagay ko na lang yung link dito sa description or sa comment section. So, doon nyo tingnan sa website na yon kung ano yung mga ano reasons nila bakit yan yung pangalan or titulo ng Diyos. So, kasi mas mahaba yung research nila. So, basahin nyo lang doon sa website na yon. So, balik tayo sa Yahweh Rapha. Ang Yahweh Rapha, ang Bible reference niyan is nasa Exodus 15:26. And then, ang meaning niyan is the Lord who heals. So, kapag may karamdaman kayo, physical man o spiritual, pwede niyong sambitin ang pangalan na Yahweh Rapha. Diyos, Ama, Yahweh Rapha, pagalingin niyo sana ang aking mga karamdaman. Sa ngalan ni Jesu Cristo, Amen. Pwede rin sa Tor, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Yeshua, Ninjimi, Amen. So, kayo na po yung bahala. So, yan po, Yahweh Rapha, pang-apat na yon. Ang panglima po na pangalan ng Diyos ang Yahweh Shammah. Ang Bible reference niyan is nasa Ezekiel 48:35. Ang ibig sabihin niyan is the Lord is there. So, ibig sabihin, kapag invocation o nagpupuder kayo o humihingi kayo ng presensya ng Panginoon sa anumang pangangailangan o anumang pagkakataon, so sambitin nyo lang ang Yahweh Shammah kasi yan po ang pangalan ng Diyos na kahulugan is there. So, invocation po siya, invocation prayer. So, pagtatawag ng presensya ng Panginoon. So, syempre, meron ta rin yung sa ngalan ni Jesu Cristo, Amen. So, Jesus Christ po yung tulay sa Diyos Ama at sa mga tao. So, yun po lahat ang limang pangalan ng Diyos. Actually, marami pa yan. So, kayo na lang mag-research ng iba. Ilalagay ko lang dito yung website. So, kayo na lang mag-explore sa iba pang mga pangalan ng Panginoon. Pero, yun po yung mga basic na pwede nyong gamitin sa pagdarasal sa kung ano-ano mang pangangailangan. So, I hope marami kayong natutunan sa videong ito. And please, paki-like ng video. Paki-share po. Tell your friends. Sabihin nyo sa kanila na manood sa YouTube channel ko at tulungan nyo po ako lumago sa YouTube channel. Yun na po, hanggang sa muli. Bye-bye!